At ngayon mga giliw naming tagapakinig, narito ang pangalawang kabanata ng ating kwento na pinamagatang World War 35 sa pakikipagsapalaran ni Kapitan Karyo! Ha? Gusto ka na namang i-date? Di ba kadedate nyo lang nung isang araw? Oo nga eh. Kaya nga tumanggi ako, baka mahalata na yung asawa ko at dumating ang buwan ng dalaw ko. Kaya hindi pwede. Naku, mag-ingat ka, Lieutenant Veronica. Baka mamaya eh, malaman na ng asawa mo na may lihim kayong relasyon ni Colonel Karyong. Malaking iskandalo. Ang mabuti pa, pasukin mo sa opisina niya at alisin mo ang stress niya. Sige na. O sige, dito ka lang ha. Kahit red flag, pagbibigyan ko siya kung gusto niya. O sige. Sinong sinabi mong pagbibigyan mo, Veronica? Ah, Lieutenant Veronica, si Master Sergeant Rudolph na asawa mo. Narinig ang usapan natin. Master Sergeant Rudolph, kanina ka pa ba dyan sa pintuan? Oo. Kanina pa ko. At narinig ko lahat ang usapan ninyo. Ang ibig mong sabihin, narinig mo mula umpisa ang pag-usap namin ni Lieutenant Pining? Oo naman. At hindi ako bingi para hindi ko marinig ang pinag-usapan ninyo. Lieutenant Veronica, ito na nga pa yung sinasabi ko. Paano yan? Booking ka na. Rodolph, magpapaliwanag ako. Ano pang ipapaliwanag mo? Malinaw na malinaw ang pagkakadinig ko eh. Rodolph, please, magpapaliwanag ako, makinig wala ka. Wala ka lang dapat ipaliwanag, Veronica. Napakasalbahe mo. Itinuring ka na ni Colonel Karyong na parang tunay na anak. Tapos, ganyan ka. Bakit kahit may buwan ng dalaw ka, hindi mo ba siya pwedeng masahihin sa tala? Ha, Veronica? Ha? Isipunan ka na. Rodolph! Ay, nako. Napakatahimik na dito sa harap ng tindahan namin. Walang tambay ng mga marites. Nagsawa rin sa wakas ang mga chismosa at chismoso. Sabilin-bilinan ng lola. Huwag kang uminom ng semisa. Si Sergeant Punyang, umagang-umaga, ilasing na naman. Sergeant Bibang, how are you today? Ay, nako. Dudug ko na naman ang ilong ko nito. I'm fine, Sergeant Punyang. Sergeant Bibang, kindly give me a bottle of chilled beer. Faster! But you are already drunk, Sergeant Punyang, so... Give me a bottle of beer, or else I will bring down your star. Try to burn it, Sergeant Punyang, or else I will kill you. Master Sergeant Darwina, please calm down. Hey, Master Sergeant Darwina, what do you want to happen, huh? Stop. I say, taba na yan. I'm not afraid of you, Master Sergeant Darwina. Tama na, Darwina. Huwag mo na siyang patulan. Nakainom siya. Sergeant Tita Bibang, lumayo ka para hindi ka madamay. Sige na. Nako, wag, Master Sergeant Darwina. Wag! Wag! Yan ang nangyari. Pinahiya ako ni General Agatown. Kaya sobrang stress ka. Salamat, Veronica. Dahil minamasahe mo na naman ako.
Nabawasan ang stress ka. Walang anuman yun, Colonel Karyong. Papaano yan? Hindi na-approve yung request nating karagdagang sandata para sa atin. Yun nga ang problema ko eh. Parang gusto ko nang humingi ng saklolo sa bansang Antillas. May masamang balita! May masamang balita! Sentinel balita! Anong balita yan? Binumba na naman ba ng water canyon? Ang ng anek? Ang sundalo natin sa laot? Hindi, Colonel Karyong. Si Sergeant Punyang at Master Sergeant Darwina kasalukuyang nagbabarilan ngayon. Ano? Sergeant Bunjing, nako, kamuntik na tayo ng disgrasya sa barilan kanina. Oo, Sergeant Sibuyas, boy. Kawawa sila, Sergeant Bibang at Master Sergeant Darwina, ano? Ang daming nasira sa tindahan nila. Pinagbabaril ni Sergeant Bunjing. Oo nga eh. Gala ko, iiwanan nila Sergeant Bibang at Master Sergeant Darwina ang tindahan nila. Kaya pumasok ako kagad sa loob para simutin ang paninda nila. Oo. Pero malas. Oo, Sergeant Boy Sibuyas. Kamunti na akong tamaan kanina. Ito, tingnan mo yung dami ko. May kwan, may butas na malalaki. Buti na lang, da, please lang. Ako rin eh, kamuntik na. Tingnan mo tong pantalon ko, tatlo ang butas. Buti na lang, da, please lang. Pero, hindi naman ako nasugatan. Sayang ang mga paninda nila. Yung mga dilata. Tinamaan lahat yung kwan, kaya wala. Oo nga eh. Sayang, hindi tayo nakapag-discarte ng pagkain natin. Magugutom tayo nito. Oo, Sergeant Boy Sibuyas. Kaya kailangan nating kwan, rumakit. Kundi mamamatay tayo sa gutom. Eh, nasaan ba si Private Lola Injang? Hindi mo ba alam na kwan, nagkasakit siya? Hindi ko alam kung malalampasan pa niya yung sakit niya. Ha? Eh, bakit ano bang sakit niya? Hindi mo alam. Sakit sa pag-iisip. Ha? Oo. Ang ibig mong sabihin, nasira na ng bait si Private Lola Injang? Baliw na siya ngayon. Dinala sa mental hospital. Tanga, hindi siya nabaliw, ano? Na-stress lang siya, kaya nabakasyon doon sa Tacloban. Kina Master Sanjit Angileng. Eh, ganun ba? Oo. Akala ko, nabaliw na siya. Wala natin pag-usapan ng pangit na matandang yun. Mabuti ba? Halika. May nakita ako maraming kwan nakaparadan sa sakyan doon sa tapaan ng kwan. Ang opisina ni Colonel Karyong. Discard yan natin para may pambili tayo ng makakain natin at hindi tayo mamatay sa gutom. May kumaka, toksino kaya ito? Sandali lang, aljan na! Naaga sa'yo, pare, Captain na Asyong. Ikaw pala, pare, Captain na daw. Marahay naaga rin sa'yo. Napadalaw ka sa barracks ko. Anong balita? Baka pwede mo naman na kung papasukin sa barracks mo, pare, Captain Asyong. Sige, pumasok ka at maupo ka. Malinis naman yung paamuwi. Salamat, pare. Ngayon, pare, bakit ka nagpunta dito sa barracks ko? Anong balita ba, ha? Pare. Ito'y tungkol sa request ng ating batalyon commander na si
Colonel Karyong, ha? Yung tungkol sa request niya kay Defense Secretary na karagdagang armas. Oo, pare. Nako, ha? Napaya pala siya. Dahil pati si General Agaton, hindi pinayagan. Nako! Mabuti nga sa kanya yan, pare. Dahil kung inaprubahan nila yan, eh lalong yayabang ang karyong na yon. Oo, pare. Kaya samantalahin na natin ni ito. Ha? Teka, anong ibig mong sabihin, pare? Tayo naman na nga magre-request. Magpatulong tayo kay General Timprosio, ha? Ha? Ay, oo. Oo nga pala. Ha, sige, pare. Ipakita natin sa Colonel Karyong na yon na mas magaling tayo kaysa sa kanya. Oo, pare. Kaya halika na. Puntahan na natin kaagad si General Timprosio para samahan tayong makiusap kay Defense Secretary para payagan ang karagdagan sandatang pandigma ng ating unit, ha? Oh, ikaw na naman, Colonel Karyong. Ano na naman ang kailangan mo? General Agaton, sir. Naparito ako para muling makiusap sana sayaw. Ano na naman ang pag-uusapan natin? General Agaton, may binumba na naman ng water cannon ang anek. Apat na sundalo ang nasaktan at nasira ang ating barkaw. Ano ngayon kung may binumbanan naman ng water cannon ng anik? General, hindi pa ba tayo kikilaos? Masyado na tayong inaapin. Tama na, Colonel Karyong! Ilang beses na kasing sinabi sa mga hukbong pandagat natin na umiwas sila. Pero bakit ayaw nilang sundin? Kasalanan na nila yon. Pero General, hanggang kailan tayo magtitis sa ginagawa nila sa atin? Hanggang kailan? Colonel Karyong, huwag kang magdunong-dunungan. Ha? Tumahimik ka na lang at hintayin mo ang utos at saka ka kumilos. Kung hindi ka titigil, kaya kitang ipatanggal sa serbisyo. Naiintindihan mo? General Agaton! Lieutenant Veronica, nandito ko na pala sa office. Oo, Lieutenant Pining. Kanina ko pa pinapaduod ang balita sa internet. Ano bang latest na balita ngayon, Lieutenant Veronica? Ayon sa nabasa ko at narinig ko, tutulong na raw ang bansang Akerima sa atin at nakahanda na raw silang maglayag papunta sa atin. Ganun ba? Naku, kinakabahan ako, Lieutenant Veronica. Kung kinakabahan ka, mas lalo ako, Lieutenant Pining, dahil yung mga nakaraang World War ay hindi pa gaanong kalakas ang mga pandigma ng iba't ibang bansa. Pero ngayon, high-tech na at malalakas pa. Isang pindot lang, baka lulubog ang islang kinatutungtungan natin. Huh? Oo nga eh. Naku, huwag naman sanang sumiklab ang World War 35. Ha? Lieutenant Pining, ano yun? Napakalakas na pagsabog yun ah! Oo nga. Naku, sumiklab na yata ang gera. Mamamatay na tayong lahat. Mga kanayon, magsitago kayo. Dumarating ang mga Alex. Magsitago kayo. Lieutenant Pining, ito na yung kinatutakutan natin. Sumiklab na ang gera. Ha? Kung ganoon, ano bang ginagawa mo? Kunin mo na rin ang baril mo at lalaban tayo. Lieutenant Pining! Lieutenant Pining!
kawawa naman yung namatay. Inabultaw siya sa laot ng anik. Sergeant Bunjing, ano yung tinitignan nila sa tabing dagat? Sabi nila may hinabol ng anik sa, dahil sa nervyos namatay. Ha? Oo. Eh, sino yung namatay? Kilala mo ba? Hindi pa nga eh. Mabuti pa. Boy, halika. Lumapit tayo sa kinaroroonan ng bangka. Halika. Sige, sige. Ano ka, Sergeant Bunjing? Tignan natin. Bilisan mo. Sino kayang kwan? Sino kaya itong hinabol ng anik sa namatay? Kawawa naman siya. Ganito eh, ayan eh. Ayan o. Ah, kulaw lang. Matandang babae po lo. Kulaw lang na yan. Siguro dahil sa kapangyarihan niya, nainis ang anik. Kaya siya pinagtripan. Naku, matandang babae nga, pangit. Ay siguro dahil sa kapangyarihan niya eh. Eh, pinagtripan siya. Maling ganun na nga siguro. Buwis si Buyas. Sabi mo, no? Pinagtripan daw siya. Ha? Sergeant, buwis si Buyas. Oh, bakit? Bakit ang laki ang mga mata mo, Sergeant Bunjing? Eh, tingnan mo ang bangkay, oh. Tingnan mo. Kilala pala natin siya. Tingnan mo mabuti, oh. Ha? Oo nga. Oh. Eh, private lowline siyang ito. Ang namatay na. Lieutenant Veronica, grabe palang nangyari kay Private Injang. Oo, hinabol daw siya ng anik. Naubusan daw ng gas yung ginamit niyang motorboat. Kaya, nagsagwa na lang siya. Pero, sinira daw yung bangka. Kaya, napilitan siyang lumangoy na lang. Hanggang sa mapulikat. Nalunod! Namatay! Kalunos-lunos pala ang nangyari sa kanya? Teka, sino yung mga nanggaling dito? Sina Sergeant Bunjing at Sergeant Boy Sibuyas. Ha? Bakit? Anong sadya nila dito? Kinausap si Colonel Karyong dahil gusto raw nilang bigyan ng military honor si Private Injang. Ha? Kailan ba ang libing ni Private Injang? Eh, sabi nila, mamayang hapon na raw. Ano? Kamamatay lang kanina? Ililibing ka agad mamayang hapon? Oo. Dahil marami daw ang problema natin ngayon. Kailangan daw na sumali ang lahat ng sundalo sa gagawing balikatan. Kaya mamaya na ililibing si Private Injang. Nakakainis. Hindi ko matanggap ang nangyari, pare, Captain Adong. Hindi! Hindi mo matanggap na nangyari, pare? Yung pagkamatay ni Private Injang. Bakit? May lihim ba kayong relasyon? Ano? Talantado! Hindi ang Injang na yon ang ibig kong sabihin, kundi yung pagpapahiya sa akin ni General Timprosio. Ayun ba? Akala ko yung pagkamatay ni Private Injang. Atay ka, ano ang plano mo? Pare, buong-buo na ang desisyon kong ito. Kakampi na tayo sa annex. Pare... Tutuhanin na kaya ni Kagawad Asyong ang pagkampi sa kalaban? Mga giliw naming tagapakinig, abangan ang susunod na kabanata ng ating kwento na pinamagatang World War 35
sa pakikipagsapalaran ni Kapitan Karyong! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Malikdam, Robert D. Guzman, Amit Diaz, Oscar Ora, Jun Cabato, technical supervision at sa musika ni Oscar Ora, nilapatan ang tunog ni Robert D. Guzman, mula sa panulat at direksyon ni Oscar Ora, Kapitan Karyong! Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radyo Philippines!